Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Libra. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong travel mo na card, ibig sabihin, may mga person na nagpaplano kang magbakasyon o kaya mag-travel. Ang ilan, biglaan na lang yung pag-travel mo. Bigla mong maiisipan na umuwi sa Pilipinas o kaya umuwi sa lugar na kinalakihan mo. Ang ilan sa inyo, ang purpose ng travel mo ay trabaho. Ang iba naman ay pahinga. Itong time naman na card ang nagsasabi na kaya gusto mong mag-travel. Kasi meron kang konting memory na na-reincarnate ka noong unang panahon. Kaya may mga panahon na gusto mong pumunta sa ganitong lugar, ganito yung gusto mong gawin. Kasi yun yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Yung hindi ka napipirme sa isang lugar. Kung nasa Pilipinas ka man o kaya nasa ibang bansa. At saka nalalapit na itong mangyari, yung movement or pag-travel. Ipinapaunawa din ng cards na kaya may nangyayaring sitwasyon sa buhay mo kasi ito yung ilan sa importante na dapat mangyari at saka tadhana. At ang advice pa, kahit sunod-sunod yung mga nangyayari sa buhay mo, bigyan mo ito ng pansin ng paisa-isa. Dito mo kasi malalaman kung anong direksyon ang dapat mong tahakin at saka kung ano din yung makakapagpasaya sa iyo. Bago ko nga pala simulan itong tarot reading, ay nagtanong na ako sa mga cards. Ang unang tanong ay ano ang nais mo? May mga tao talaga na nabuhay na dati, na nabuhay muli, nananatili yung memory sa nakaraan. Pero unti-unti naman niya mawawala. Kaya bumabalik kasi merong mission na hindi natapos. Pero hindi mananatili yung ganyang memory sa bago ng katauhan. Ito ang nais mo. Queen of Pentacles, Seven of Cups in Reverse at the Chariot. Sakto nga talaga yung travel at time. Kasi kahit dito sa mga cards na ito, pinapakita na yung swerteng darating sa'yo ay kumbaga hindi pa nakaplano. Kasi itong card na ito ay travel din ang sinasabi. May posibilidad na yung chances ay hindi mo pa natatagpuan. Pero ito yung nais mo na dumating na yung blessings sa iyo. Sa career or negosyo, magiging stable yung income mo at saka yung trabaho mo or negosyo. Pero syempre, asahan mo na na may mga aberyang mangyayari. Magiging mas responsable ka sa mga mangyayaring hindi magandang sitwasyon sa karir mo o kaya negosyo dahil sobrang magiging busy ka. At yung kaisipan mo, mas mapapalawak mo pa dahil sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. May bagong paraan ka na para resolbahan yung situation. Hindi mo paiiralin yung pagpapanik, kundi yung maturity ang paiiralin mo. Sa physical at mental na pag-effort mo, mas marami ka pang ma-achieve.
Kung sa negosyo merong person na gumagaya sa iyo, huwag kang paapekto sa ganito kasi nasa iyo yung talino at diskarte. Mahirap i-maintain yung hindi mo sariling idea. Kapag mula sa'yo, madali na lang lahat. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na hindi mo kailangan i-boost lahat ng attention mo dun sa person na nagugustuhan mo. Merong darating na right love para sa iyo, pero sa ngayon, hindi pa pinapakita sa mga cards. Kasi may ilang single na ang focus ay yung sariling improvement. Kasi single ka man or nasa relationship, kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon, yan yung dapat mas pagtuunan mo ng pansin. Dahil sinabi na sa mystical cards na kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon ay may mga dahilan. At para naman sa ilan na nasa relationship, napaka-caring mo na person, mapagmahal ka, gamitin mo yung talas ng kutob mo kasi alam mo sa sarili mo kung yung relasyon ba ay dapat ipinaglalaban or hindi, kung akma ka ba or hindi. Ito naman yung mga cards para sa hadlang, kung ano yung hadlang: Queen of Wands, Ace of Cups at The Hangman. Pinapayuhan ka ng mga cards para sa hadlang na huwag mong madaliin yung situation, na para magkaroon ng kasagutan yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Sikapin mo na matutunan yung mga lesson na nangyayari sa buhay mo para hindi na to maulit. Maliit man or malaki, maraming chances na ibinibigay sa'yo si God or ang universe. At saka nakadalawang cards ka na para sa realization na makikita mo ng mas malinaw kung ano yung mga problems na dapat bigyan mo ng atensyon at saka solution. At saka pinakita na rin sa unang cards na mababawasan na kung ano man yung sisihan kasi mas magiging responsable ka sa situation. Nakadalawang cards ka na. Ang ilan sa inyo may trabaho ka na o kaya negosyo, pero naghahanap ka pa rin ng extra na income. Ang ilan kasi sa inyo dumidiskarte ka sa financial kasi meron kang pinaghahandaan na selebrasyon. Kahit hindi ganun kalaki yung maipon mo, sinisikap mo na makapagtabi ng financial. At saka hindi lang financial ang iniipon mo, kundi yung memories sa loved ones, kahit sa simpleng pamamaraan. Para sa ilang single, merong person na magpapakilala sa iyo sa potential person. At yung bang mabubuhayan ka ng loob dun sa person. Mabuti rin ang hangarin mo dun sa person. At ito yung panahon na kinikilala mong maigi yung potential person. Mas lalong nagiging intense yung feelings mo dun sa person sa bawat araw. Ang ilan naman na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na pinoprotektahan ang relasyon at saka mahal niyo yung isa't isa. May mga problemang dumarating man sa inyo ay sinisikap mo na i-let go yung negativity. Ito naman yung solution na cards: Queen of Cups, Page of Wands in Reverse at The Moon. Kung ano yung totoong nasa isip mo or totoong nararamdaman, ito yung i-express mo. Mas lawakan mo pa kung ano yung mga kahilingan mo or pangarap sa buhay. Para meron kang goal na masusundan at saka walang pagsisisi na mangyayari. At saka paalala din itong mga cards na ito, lalo na sa mga person na
merong problema sa pamilya, may mga nagsasabi sa iyo ng kung ano-ano, huwag basta-basta maniniwala. Pareho mong pakinggan yung both side at lutasin ng patas. Kaya ito sinasabi sa iyo kasi ikaw yung magaling umunawa, open-minded, at saka marunong ka rin humusga sa kapwa mo, lalo na sa panahon na ito. Suriin sa taong kausap yung totoong emosyon at imagination. Yung hindi gawa-gawa lang, masusolusyonan mo naman ito eh, kaya huwag kang mabahala or matakot. Para sa kalusugan, good news kasi may mga Libra na good health. Pero para sa ilan, kung meron ka mang kinakaharap na problema, sabihin mo ito sa taong mapagkakatiwalaan mo, sa family mo, o kaya sa kaibigan. Mas makakabuti sa kalusugan mo yung nire-release mo yung stress, o kaya meron kang ibang pinaglilibangan para hindi mo maisip yung problems mo at yung kalusugan mo ay ma-maintain mo. Meron ding ilan na nasusobran sa pag-inom or pagkain. Hindi rin ito nakakabuti sa kalusugan mo kaya unti-unti nang baguhin. Ito naman yung message ng spirit guide mo. Sinasabi rito na huwag mong hayaan na maapektuhan ka sa mga negatibong sitwasyon. Harapin mo kung ano yung mga concern mo para mawala na ito sa isip mo. Itong next card naman, kung halimbawa may mga oportunidad na gusto mo pero hindi mo makamit, ibig sabihin hindi ito talaga yung para sa iyo kasi meron pang mas best na nakatadhana para sa iyo. Kung merong natapos, meron namang mas bago na simula at saka mga bagong oportunidad. Huwag hayaan yung mga negatibong sitwasyon at saka huwag sayangin yung mga energy sa mga bagay na hindi nakalaan sa iyo. Kailangan mong mag-slow down. Pangalawang card mo na yan na pinapaunawa sa iyo na kaya hindi ka pinagmamadali sa sitwasyon kasi merong perfect timing na para sa iyo. Para sa ilang single, may potential person na nagkakagusto sa iyo na kailangan mong alamin yung totoong intention niya. Makakarinig ka rin ng mga negatibong issue patungkol doon sa person, pero mas maigi na ikaw yung makaalam at makakita. Mangyayari yan kasi ikaw mismo ang makakakita o makakatuklas sa totoong katauhan ng person. Ang ilan na nasa relationship, binibigay mo lahat ng effort mo para mag-work ang relationship nyo. Itong Ten of Pentacles, sa mga naunang cards mo at kahit hanggang dito, magandang ipinapakita sa career o kaya sa negosyo. Nagkakaroon ng prosperity at saka abundance. Tuloy-tuloy ang blessings na darating sa iyo na maishishare mo sa loved ones. Maging thankful sa may kapal dahil sa magandang oportunidad na dumarating sa buhay mo. Na para bigyan ka pa niya ng sapat na lakas na ma-maintain yung tagumpay sa buhay. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na ibinibigay mo lahat ng effort mo pero nakadalawang cards ka na tingin mo na babaliwala ito. Nagkakaroon ng miscommunication. Kaya ang advice ng mga cards ay maging kalma na para magkaroon ng kasagutan yung mga gumugulo sa isip mo. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pisces, Cancer, Aries, Virgo at Taurus.
May posibilidad na hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. T, J, C, G, B, D, D, E.